Cool Radio News FM 100.5. Cool Radio News FM. Mula noon hanggang ngayon, nasa puso ang paglilingkod. Cool Radio News FM, ang tunay na number one sa mga Kamnorte. Balita alas 7. Mga balitang lokal, pangrehiyon, nasyonal at sa lakas ng bansa. Balita alas 7. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Balita alas 7. Makalimlim na umaga, ang pagbati namin sa inyo dahil sa papalapit na bagyong si Rolly. Biyernes ngayon, October 30, 2020. Ito po ang ating balita, alas 7. Sa pangalan po ni SM Redal Yabig, sa control si Billy Pride. Sa ating kaliwa, Rafaela Ignacio. Ako po naman si Alan B. Sa headline po ng ating balita, balitang lokal. 366 public teachers mula sa bayan ng Kapalonga natanggap na ang cash assistance mula sa provincial government. MS sa ilang barangay sa lalawigan ng Kamnorte nakinabang sa LSP-NSB program ng DTI. Mga awtoridad, tinutukan ng mga sementeryo ngayong undas. Total recovery sa COVID-19 sa lalabigan ng Camarizote, umakit na sa 81. Pangulong Rodrigo Duterte pumayag na imbestigahan si ex-ambassador Mauro na nakit ng kasambahay. Sa ating balita, panahon, Typhoon Kita death toll pumalo na sa 16. Oral arguments sa anti-terror law pwedeng ituloy sa pagsunod sa health protocols. Mega Task Force versus Katiwalian, di na kailangan ng hiwalay na budget. 37,000 buntot ng daga na kalap sa Pampanga matapos mag-alok ng pabuya. Partial lockdown ipapatupad sa Germany dahil sa COVID-19 surge. Balita po natin sa international. Sa international pa rin, World Bank aprobado na ang $88 million loan ng Pilipinas. Balitang sport, NBA nalugi ng $8.3 billion sa COVID-19 pandemic. LeBron nakiusap sa mayor ng Los Angeles na payagan ng Lakers at Dodgers na magsagawa ng victory parade. Sa balitang entertainment natin, Tekla, posibleng mabawi ang anak kay Levin Booking nang biglang umatras sa drug test. Sa atin pa rin showbiz, concerts sa US ni Marcelito Pomoy at iba pa mga Pinoy singers itutuloy na sa 2021. Oras po natin, 7:09 ng umaga. Dako tayo ngayon sa mga detalye ng ating balita. Balitang lokal. Tinapos na ang ipinapatupad na lockdown sa puro 4 barangay San Roque Mercedes, Camarines Norte nitong Miyerkules. Sinimulang ipatupad ang lockdown sa naturang lugar noong October 16 nang magkaroon ng hawaan at sunod-sunod ang pagpapasutibo sa COVID-19 ng ilang mga residente. Noong October 23, inanunsyo ng Municipal Health Office sa pamamagitan ng kanilang official Facebook page na nakarecover na sa sakit ang 4 na COVID-19 patient na residente sa lugar. Ang mga ito ay sina Bicol patient number 1965, ang 37 anyos na security guard at ang tatlong close contact niya na sina Bicol patient number 2053, 2054 at 2055. Ang paikay Kutanko, negatibo rin ang resulta ng ilang residente na isinilalim sa swab test kaya tinapos na ang lockdown. Dahil sa pinatupad na lockdown, apektado ang nasa 120 pamilya na hindi pinayagang makalabas ng bahay upang maiwasan ang pagkalat pa lalo ng sakit. Samantala, nag-deploy ng mga tauhan ng Philippine National Police sa mga sementeryo nitong Huwebes. Ito ay upang matiyak na walang magtutungo sa mga sementeryo para bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao. Ito ay bilang pagtalima sa Interagency Task Force Resolution at sa Executive Order ng mga local chiefs executives.
katuwang ng PNP sa kanilang Oplan Undas 2020, ang mga barangay Tanod kung saan naroon ang mga sementeryo. Ang desisyon ng pamahalaan na isarado ang mga sementeryo ngayong Undas ay upang maiwasan ng mass gathering na pinangangambahang maging dahilan ng pagkalat ng sakit. Magsisilbing hamon naman sa mga otoridad ang mga sementeryong maraming entry at exit points. Ang mga pribadong sementeryo naman sa lalawigan ay sarado ang gate, tulad na lamang ng St. John Eternal Garden sa Daet at St. Rafael Memorial Park sa Bayan ng Basut. Umaapila rin ang mga otoridad sa publiko na sundin ang mga ipinaiiral na panuntunan, lalo't na sa panahon ngayon ng pandemya. Samantala, sinimulan na kahapon ng simbahan ang Tridom Mass para sa mga yumao. Kasabay nito ay nimok ng simbahan ng mga mananampalataya na mag-alay ng panalangin para sa mga yumao. Nauna nang nagpalabas ng circular ang Diocese of Daet na nagsasabing hindi magiging accessible ang mga Catholic Cemetery simula kahapon hanggang November 4. Nagsagawa ng livelihood setting program, negosyo at serbisyo sa barangay, ang Department at of Trade and Industry, Provincial Office, iba't ibang barangay sa lalawigan ng Camarines Norte, na kung saan ito ay sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng mga negosyo centers sa iba't ibang bayan. Ang LSP-NSB ay nagbibigay ng serbisyo sa mga existing and potential micro, small and medium enterprises. Ginawa ito sa Barangay Bulala at San Lorenzo sa bahay ng Santa Elena kung saan namahagi rin ang ahensya ng livelihood kits sa existing MSMEs. Nagsasagawa rin ng kalintulad na aktibidad sa Barangay Katandunganon at Kulansi sa bahay naman ng Mercedes. At noong nakatalikod na linggo, ginawa naman ito sa Barangay Poblasyon 1 at Matnog Basod. Ang LSP-NSB ay isang programa ng DTI na layong mailapit sa mga tao ang serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng pagtutulungan ng ehensya at LDUs na magbibigay daan sa mas malawak na maabot ng business development assistance. Kabilang sa programa ay ang individual package ng livelihood kits na makakatulong sa apektadong individual na maibalik at mapalago pa ang kanilang negosyo sa panahon ng kalamidad at lalo na ngayong naharap ang lahat sa lahat sa crisis ng dulot ng COVID-19. Sa atin pa rin balitang lokal, tinungo ng pamahalaang panlalawigan ng mga pampublikong guro ng bayan ng Kapalonga kahapon, October 29, 2020. Ito ay bahagi ng una ng naiulat na distribution of cash assistance for the communication expenses on the landscape of learning delivery ng pamahalaan na nagkakahalagang 1,000. Nasa 366 na mga guro ng naturang bayan ang naging benepisyaryo ng nasabing insentibo. Ang programa ay naidao sa pangunguna ni Governor Egay Taliado at Congresswoman Josie Taliado. Kasama rin ang Provincial Treasurer's Office, sina Board Member Artemio Cerdon, Aida Dasco at Bong Quebral. Nagkaloob rin si Congresswoman Taliado ng mga libro para sa mga teachers upang kanilang magamit na karagdagang reference sa pagtuturo. Ginanap ang aktibidades sa Kapalonga Central School na matatagpuan sa Barangay Poblasyon, Kapalonga. Matatanda ang mga una nang nagbigay ng cash assistance sa mga guro sa Paracale, Labo at Santa Elena at susunod na ding bibigyan ang mga guro sa Jose Panganiban. Samantala, umakit na ho sa 16 ang bilang ng mga individual na nasawi dahil sa pananalasa ng Typhoon Kinta sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga fatalities ay mula sa Region 5, 6, 7, Calabarzon at Mimarofa. 12 katao ang injured habang 4 pa ang nawawala. Tinatayang 57,742 mga pamilya o 242,220 persons mula Region 3, 6, 8, Calabarzon at Mimarofa ang naapektuhan ng Kinta kung saan 16,830 families o 65,579 individual ang inilikan sa evacuation center.
Sinabi rin sa report na naibalik na ang kuryente sa 61 mula sa 213 affected municipalities sa Region 5, 6, 7, Calabarzon at Memaropa. Kumalo naman sa mahigit 737 million ang halaga ng nasira sa Region 1, 3, 5, 6, Calabarzon at Memaropa dahil sa typhoon kabilang ang mga damyos sa agrikultura at infrastruktura. Sa ating paring balitang nasyonal, hinimok ni Albay Representative Edsel Lagman ang Korte Suprema na ipahinto ang implementasyon ng anti-terror law habang merong mga nakabinbin na petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng batas. Ayon kay Lagman, kailangan ng temporary restraining order sa naturang batas matapos maging kontrobersyal ang pag-red tag umano ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict of spokesperson Lieutenant General Antonio Parlade Jr. sa ilang artista. Hindi naman naniniwala ang mambabata sa pahayag ng general na warning lamang ito sa mga artista. Aniya, sinusubukan lamang ni Parlade na bawasan ang epekto ng mga nasabi nito. Samantala, naniniwala si Lagman na posibleng ang COVID-19 pandemic ang isa sa mga rason kung bakit tila naantala ang oral argument sa anti-terrorism law. Gayunman, sinabi ng kongresista na maaari pa rin itong matuloy sa pamamagitan ng pagsunod sa health protocols. Pinayagan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Foreign Affairs na imbisigahan si dating Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Maura, na nang abuso sa kapwa nito Pilipina na nagtatrabaho sa kanya bilang kasambahay. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Ruque, mismong si Foreign Secretary Teodoro Loxin Jr. ang nagrekomenda na imbisigahan si Maura. Gate ni Ruque, tulad ng sinabi ni Loxin, ay ginagawa ng gobyerno ang lahat para protektahan ang mga Pilipino sa abroad kabilang na ang kasambahay na nagtatrabaho para kay Maura. Sinabi ni Ruque na ipapabayan ng palasyo sa DFA ang pagpapatupad ng karapat-dapat na parusa para kay Maura. Sa payag naman ni Senator Christopher Bongo, ay sinabi nito na gagawin ng DFA ang imbestigasyon alin sunod sa Foreign Service Act of 1991. Sinabi sa section o sinasabi sa section 51 ng batas na hindi pwedeng imbestigahan ang board o magtanggal sa serbisyo ang mga chief of missions na naitalagang ambassadors, extraordinary at pangu-at-plenipotentiary ng Pangulo maliban kung merong written affected mula sa punong ehekutibo. Kung maalala ay nilabas ng Brazilian news outlet ng Global News ang isang CCTV footage na nagpapakita kay Maura na binubugbog at kinukurot ang Pinay na kasambahay na umiiwas na dahil sa takot. Samantala, nakapagtala na ng 12 recovery sa COVID-19 ang lalawigan ng Camp Norte sa pinakahuling tala ng DOH Bicol kahapon dahilan upang umakit na sa 81 ang mga nakarecover sa sakit. Bunsod nito, mula sa Ponte ay bumaba na sa 28 ang aktibong kaso ng naturang sakit sa lalawigan habang nananatili naman na 112 ang kabuang bilang matapos na walang panibagong kaso na naitala kahapon. Samantala sa Rehiyong Bicol, isang bagong insidente ng pagkasawitan sa COVID-19 ang naitala sa Bicol mula ito sa lalawigan ng Sosogon dahil dito pumalo na sa 105 ang kabuuan bilang ng COVID-19 fatality sa rehiyon. Siyam na bagong kaso naman ang naitala para tumaas pa sa 427 ang aktibong kaso ng sakit sa kabuuan 2,464 na naitala simula noong March 27. Ang mga bagong kaso ay mula sa Albay na nakapagtala ng 5. Tatlo nito ay mula sa lungsod ng Legazpi at Tigisa ang bahay ng Bagakay at Piodoran. Apat naman ang naitala sa lalawigan ng Sosogon na paong mula sa Sosogon City. 25 bagong recoveries naman ang nadagdag kung kaya't pumalo na sa 1,932 ang kabuuan bilang ng mga
gumaling sa sakit. Sa mundo naman, patuloy na nagdadagdagan ang kaso ng coronavirus disease na kung saan, batay sa pinakahuling tala ng Reuters study, lumubo na sa 43 million 88 ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ito ay matapos na makapagdala ng panibagong 516,898 na kaso. Samantala, nagdagdagan din ng bagong 7,723 ang bilang ng mga nasawi bunso ng COVID-19 dahilan para umakyat naman sa 1,165,443 ang kabuuang death toll sa buong mundo. Samantala, di na umano kailangan ng hiwalay na budget ang Mega Task Force na binuo ni Pangulong Rodrigo Duterte na mag-iimbestiga sa mga katiwalian sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, binubuo naman ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nasa ilalim ng Executive Department ang Mega Task Force at lahat naman ay nasa budget na ng ehekutibo. Habang ang mga inimbitahan namang independent constitutional bodies para maging bahagi ng task force ay nakipagtulungan naman. Samantala, nakabuo na si Justice Secretary Menardo Guevara ng Mega Task Force. Ang core group ng Task Force PhilHealth ang siya rin bubuo sa Mega Task Force pero palalawakin lamang ang sakop ng kanilang gagawing probe. Kabilang sa mga katuwang ng DOE o DOJ sa Mega Task Force, ang Office of the Ombudsman, Commission on Audit, Civil Service Commission, Office of the Executive Secretary, Office of the Special Assistant to the President, Presidential Anti-Corruption Commission, at Anti-Money Laundering Council. Seven 23 ang ating oras. Ito naman, umabot na ha sa 37,267 buntot ng daga ang nakalap ng lokal na pamahalaan at nakapagbigay na ng 186,335 halaga ng pabuya bilang bahagi ng kampanya o kampanya sa mga pesteng sumisira sa mga palayan. Sinabi ni Mayor Jenson Sagum na inilunsad ang proyekto kapalit ng mga buntot ng dagang bukid dahil kadalasan umaabot sa 25 kilo ng palay ang kayang sirain ng isang daga. Ang isang kilo ng patay o ng palay ay umaabot sa 15 pesos kada kilo. Kahapon, dinagdag ni Sagob na 5 kada buntot ang inaalok ng pamahalaan kung saan naglaan ng 1 million para sa proyekto. Ayon pa kay Sagob, nabibigyan din ng pagkakakitaan ng mga walang trabaho. Maaaring imbenta ang karne ng daga mula 120 hanggang 150 kada kilo. Sinabi ni Sagob na mismong siya ay kumakain ng dagang bukid. Samantala, sa ating balitang internasyonal, aprobado na ng Washington-based multilateral lender na World Bank ang multi-million dollar na loan para sa modernization ng Philippine Bureau of Customs o BOC. Ito ay matapos na bigyan na ng Board of Executive Directors ng Go Signal para sa $88.28 million na loan para sa Philippine Customs Modernization Project. Ayon sa lender, ang proyekto ay layo na magpaganda ang custom administration ng bansa at mabawasan ang transaction costs at mapaganda ang predictability at transparency sa clearance process sa border ng bansa. Kaugnay nito, direkta namang magkakabenepisyo mula sa proyekto ang mga traders, exporters, importers, port operators, shipping companies at transport providers na karamihan ay small at medium enterprises na nag-hire ng maraming empleyado. Ayon sa World Bank, inaasahan namang mapapaganda ang custom administration sa pamamagitan ng pagsasaayos sa streaming line at automation ng procedures ng BOC, maging ang pagsuporta sa development ng isang world-class custom processing systems. 7:25, inanunsyo ni German Chancellor Angela Merkel ang pagpapatupad ng partial second lockdown sa kanilang bansa. Ito ay dahil sa patuloy na pagsipa sa bilang ng mga natatamong COVID-19 sa Germany. Ayon sa kanya, sisimulang naturang ang lockdown sa Lunes kung kailan sa mga pansamantalang isasara mga restaurants, bars at mga clubs. Paliwanag ng German official na nasa lamang ng 10 araw ay dumoble pa ang mga nagdadala o nadadala sa pagamutan dahil sa sakit. Itong Merkulas lamang na magdala ang Germany ng 14,000
964 new daily infections ng COVID-19, kung kaya't umabot na sa halos 450,000 ang nahawaan ng virus na mayroong 10,000 death toll. Sa ating balitang pampalakasan, umabot umano sa 10% o katumbas ng $8.3 billion ang ikinalugo ng NBA para sa 2019-2020 season dahil sa epekto ng coronavirus pandemic. Sa naturang halaga, kabilang umano sa dahilan ng pagsadsad ng kita ng NBA ay mula sa gate receipts na umabot ng $800 million bunsod ng kawalan ng mga fans sa mga laro. Gayun din, nasa $400 million ang nawala sa mga sponsorships at merchandise. Lumutang din ang malaking pagkalugi ng NBA na umabot sa $200 million ng iban ng China ang panonood ng laro sa kanilang mga telebisyon matapos na suportahan ng dating general manager ng Houston Rockets na si Daryl Morey ang Hong Kong Freedom. Samantala, sa kakatapos lamang na NBA bubble sa Orlando, Florida, sinasabing kahit papano raw ay medyo nakabawi ang liga ng kumita ng umabot sa $1.5 billion sa revenue. Kung hindi aniya natuloy ang NBA bubble, ito rin ang dagdag na matinding ikalulugi na malaki ang epekto sa operasyon ng mga teams at sweldo ng mga players. Sa NBA pa rin, pinag-usapan ni Los Angeles Lakers star LeBron James si Los Angeles City Mayor Eric Garcetti na kung maaari ay magsagawa sila ng victory parade. Dodgers and Lakers championship, kasunod ito ng pagkapanalo ng Lakers ng kampeonato sa NBA Finals at ang Los Angeles Dodgers sa Major League Baseball. Ay naman sa alkalde na bukas naman sila sa namagsagwa ng parada basta pag-ibayuhin ang pag-iingat para hindi kumalat ang coronavirus. Magungunitang kinansila ng Lakers at Dodgers ang kanilang championship parade dahil sa banta ng COVID-19. Kanina na lamang anyang isasagawa ito kapag naging normal na ang lahat at nawala na ang pandemic. Sa ating balitang showbiz, sa susunod na taon na itutuloy ang mga concerts at shows sa Amerika ng mga Pinoy singers. Ayon kay Joel Damarillo Sebag, kilalang pianista at halos 24 taon nang nanihiraan sa Arkansas, USA, nagkasama siya sa mga iniimbitahang mag-perform kapag may mga shows ang mga Pinoy singers sa US, kagaya ni Martin Nievera, Marcelito Pomoy at maraming iba pa. Sinabi nito na bilang pagtalima sa emergency safety precautions dala ng COVID-19 pandemic, dahilan sa kinansela ang mga nakaschedule na concerts. Inihalimbawa nito ang pag-reschedule sa 2021 ng concert tour ni Marcelito na may titulong The Voices of Marcelito sa buong US kasama ang Hawaii na nakatakda sana noong July, September at ngayong October. 7:20 na ng ating oras. Inyo na pong napangating balita na 7 ngayong pong araw ng Biyernes. Sa pangalan po ni SM Ridel Jovit, sa kontrol si Philip Wright, sa kaliwa natin Rafaela Ignacio. Ako po si Alan B. Maraming salamat po. Susunod po natin si Kuya Ricky sa kanyang dyaryo sa Cool Radio. Thank you kay Annalie Noble Tamisen, Teresa Cabacan Ferdinand, si Maria Binaribo and si Rod Dizo, and si Daniel Kahanda, ako si Berhel, si Trixie Chi Magbanwa, at si... May babatiin ka? Sige, banatan mo na. Okay, I wanna wish happy birthday, Aliana Olivar. Happy, happy birthday. I miss you so much. Uy, kainan yan. Ayan. And si... ano to? Si Delia... Si Teresa, si Rita Lustado. Thank you po sa inyo, ha. Maraming salamat. Good morning. Inyong napakinggan Balita alas 7 dito lamang sa DWENFM 100.5 Cool Radio. Hanggang bukas na muli, maraming salamat po.
ito ang kauna-unahang FM Radio sa Camarines Norte, 100.5 DWENFM, Cool Radio, Cool Radio, Mas